sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon naman, ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit, ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit, ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan.
Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Magandang tanghali po at welcome ulit sa ating simbahan ng Quiapo. Alam nyo, kahapon, ako po, pag naiimbitahan tayo sa iba't ibang simbahan, iba't ibang lugar, natutuwa akong lagi akong may naengkwentro ng mga deboto ng Poong Nazareno. Kahapon, ako po ay naimbitahan sa Angeles, Pampanga. Na, may mga kapampangan ba dito? Yung mga galing sa Angeles. Alam nyo naman, pag nagpakain ng mga kapampangan, manyaman. Talagang masarap. Na, talagang iba magpakain sila. Doon ho sa Holy Rosary Parish sa Angeles, Pampanga, napakaganda ng kanilang simbahan. Well, actually, 3 ang kanilang selebrasyon sa buwan ng Oktubre. Yung si Apong Mama Kalulu, yung Santo Enchero nila, ang Guardian Angels, at syempre ang Holy Rosary. Mga kapatid, ito na po ang huling Webes sa buwan ng Oktubre. At alam natin, ang buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario. Pero sana kahit hindi na Oktubre, tuloy-tuloy ang dasal natin ng Santo Rosario.
Sa tulong ni Maria, ito ang kailangan natin. Ano ba ang hatid ng rosaryo? Ano ang bigay ni Maria nung siya ay nagpakita sa Fatima, sa Portugal, sa tatlong bata, Lucia, Jacinta, Francisco? Ano ang sabi niya? Pray the rosary. Talikdan ang inyong kasalanan upang matigil ang digmaan. To bring peace in the world, pray the rosary. Father, ganun ba yon? Ganun ba talaga kapag may hawak akong rosaryo, kapag may suot akong rosaryo, wala nang gulo sa bahay namin? Diba dati may nabibiling malaking rosaryong kahoy nilalagay sa pader? Eh Father, ang laki-laki na po ng rosaryo sa pader namin, bugbugan ng bugbugan yung magulang ko. Asan ang peace? Ang mga anak ko, grabe mag-away sa harapan ko. Ang laki ng rosaryo. Pinangalan ko na nga siyang rosaryo, nang aaway pa rin. Ano yung ibig sabihin ng kapayapaan galing sa rosaryo? Huwag nating kalilimutan, ang Santo Rosaryo ay walang iba kundi ang buhay ni Kristo. He is our peace. Si Kristo ang kapayapaan ng buhay natin. Pray the rosary. Si Kristo ang maghahatid ng kapayapaan sa buhay natin, sa bansang ito, sa pamilya natin, sa buong mundo. Kailangan natin ito ngayon. Hindi biro ang nangyayaring kaguluhan sa buong mundo. Hindi lang sa Middle East, sa Asia, sa iba't ibang panig ng mundo. Magdasal tayo ng Santo Rosario araw-araw, kahit hindi Oktubre. Sabi ni Kristo, siya ang ating kapayapaan. I bring peace. I give you my peace. Kapayapaan ko, hindi yung kapayapaan ng mundo ang aking daladala dito sa mundo. Kaya ano ang sabi niya sa Ebanghelyo? Baka magugulat kayo. Eh Father, sabi mo, siya ang kapayapaan. Ano ang sabi niya sa Ebanghelyo ngayon? Kababasa mo lang, Father. Huwag niyong akalaing naparito ako para magdala ng kapayapaan. Oh Father, mali ka pala eh. Ang daladala ko ay pagkakahati-hati. Ano ibig sabihin ng pagkakahati-hati? Hindi pag-aaway-away. Pwedeng magkaisa kahit may pagkakaiba-iba. Alam niyo po ba dito sa ating feeding program, tuwing Webes, magre-report na ako, Thursday naman na ulit ngayon, ang ating pong napakain ay 420 na mga kapatid natin nakatira sa lansangan. Pero hindi lang po ito mga Katoliko. Meron tayong mga kapatid din sa ibang pananampalatayang kasama natin kumakain. Ang sarap tignan nun. At sana dumating yung araw talagang pwede tayong mabuhay ng nagkakaisa kahit may pagkakaiba-iba. At anong sabi ni Kristo? Ang kapayapaang tinutukoy ko ay hindi yung kapayapaang iniisip ninyo. Papayapa ba tayo kapag wala nang nagkakamali sa bahay? Papayapa ba tayo kapag pare-pareho na tayo ng sinusuot, ng kinakain, ng trabaho, ng laman ng bulsa? Yung ba ang kapayapaang hinahangad natin? Ang kapayapaang dala ni Kristo ay yung sinasabi niyang apoy. Naparito ako para magdala ng apoy. At ano yung apoy na yon? Huwag kalilimutan, tayong mga Katoliko, pitong sakramento. Pagkatapos ng binyag, anong kasunod? Kumpil. O yung mga hindi pa nakukumpilan, kailangan natin yon. Bakit? Sapagkat sa sakramento ng kumpil, tinatanggap natin ang Espiritu Santo. Pinalalakas tayo ng Espiritu Santo. Ano ang isa sa mga simbolo ng Espiritu Santo? Apoy. Kaya nung sabi ni Kristo, sana by this time,
sa panahong ito, naglalagablab na ang tanda na natin. Para pa rin ningas lang ang apoy ng Espiritu Santo sa iyo. Bakit? Sapagkat wala ka pa rin sariling desisyon. Gaya-gaya pa rin tayo. Uto-uto pa rin tayo. Dahil sinabi ng iba, ginawa ng iba, kahit mali, gagayahin na natin. Yan ang sinasabi ni Kristong pagkakahati-hati. Kahit sa loob ng bahay, hindi dahil ikaw ang kumikita sa bahay, hindi dahil ikaw ang pinakamatanda sa bahay, hindi dahil ikaw ang pinakamataas sa posisyon, hindi ka pwedeng itama sa pagkakamali mo. Hindi pwede. Kaya sabi ni Kristo, doon papasok ang pagkakahati-hati. At huwag kang matakot. Dapat naglalagablab na ang Espiritu Santo sa iyo. At makikita yan kung kaya mong piliin ang totoo, ang tama, ang mabuti. Yun ang puspos ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, ito ang ipakiusap natin sa Panginoon. Sana, Lord, sa gitna ng maraming tukso sa paligid ko, dahil nangangailangan ka, nanganganib ka, dahil naiipit ka na, dahil naunahan ka na, dahil akala mo naiwan ka na, kaya kahit mali, papatulan mo na. Wag. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. You have the power. The Holy Spirit. Kaya mo. Magdasal ka. Hingin mo ang tulong ni Maria. Kapag walang kapayapaan sa isip mo, sa kalooban mo, Maria, aking ina, tulungan mo akong pumayapa. Ibigay mo sa akin ang kapayapaan. Si Jesus. Araw-araw, taglay mo ang apoy, ang liwanag ng Espiritu Santo. Huwag kang matakot, huwag kang madamot. Huwag gaya-gaya, huwag uto-uto. Piliin mo, gawin mo kung ano ang mabuti, ang totoo at ang tama. Hindi ka pababayaan ng poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Ang ating pong itutugon, gawin mong karapat dapat ang aming buhay sa iyo o Panginoon. Gawin mong karapat dapat ang aming buhay sa iyo, o Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusi, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, o Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon nang lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, o Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan
at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mo ang karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama nating ipinakikiusap sa Diyos ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipanalangin natin ang mga biktima at patuloy na naghihirap, lalo na ang mga bata, ang mga kababaihan at matatanda. Ipagdasal natin ang ating mga rescuers at volunteers, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga walang sapat na makain at tirahan araw-araw, ang mga may sakit at nag-aalaga sa kanila, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na nanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit. Buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Hayaan mong palayain ka ni Kristo sa lahat ng galit at inggit sa iyong dibdib. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kapayapaan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Let us bring these fruits to the
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw ding nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong, donasyon,
para sa mga programa at gawain at pagpapagawa ng ating simbahan. Alam ho namin na kayo ay may kanya-kanya ring pangangailangan at kakulangan sa buhay. Salamat dahil nagagawa nyo pa rin maglagablab sa inyong paggawa ng kabutihan. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating parish finance office nyo lamang po maaaring ibigay. Yung pong mga in-kind donations dito sa Benedict Building, bigas, dilata, kape, noodles, sabon, at yung malinis na tubig. Nakakatuwa ho, last Thursday, pagkatapos ng misa, ang dami hong nagpadala na rin ng tubig dahil nga hindi na ho bumababa sa 400 ang ating mga pinapakain pag Webes lang. Eh yun po ay pagkain at pag-uwi nila, may dala sila. Kaya malaking bagay ang malinis na tubig. Salamat at ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ay ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.